Hello guys, good day. This is Emil of Pinoy Acoustic Covers and Tutorial. And for this tutorial, supplementary tutorial siya doon sa una kong tutorials for Prinsesa ng The Teeth. So, ito yung link ng original. So, ni-request ni Sir John Tyron Villafana na ituro ko yung lead part ng intro. And siguro tips na lang din sa strumming part. So yung original song is nasa C sharp talaga. So yung capo natin ngayon is nasa 6th fret. So para pag gumawa ka ng G dito, technically C sharp siya. Okay? Dun sa original ko kasi tutorial, dalawang version nun. Isa yung walang capo and isa yung may capo. So ito yun. Ito na yung may capo. So kung gusto niyo matutunan yung chords, puntahan niyo lang yung original na ano, na tutorial ko. So ilalagay ko na lang din yung link doon sa description. So dito kasi, magagawa mo dito yung lead part ng song. So part and maririnig mo rin yun sa intro eh. So yan, si Sir John Tyron nag-request na ituro ko yung lead, so wala namang problem. So basically yung lead part lang naman is itong tatlo lang ng strings na to. So, second string, third string, and fourth string. Okay? Dito lang maglalaro yung lead part. Siyempre, tatamaan nyo rin yung bassline sa taas. Bassline ng G. Okay? So, yung simula niya, ito. Bale, simula niya is third string. Okay? Na open. Karamihan lang ng ano niya, ng part niya is open. Tapos, bali ganito ah. Gagawin ko muna mabagal. So, try niya rin na lang tingnan yung fingers ko for now. Ulitin natin. So, bali ganito ah. So, mapupunta na dito sa 2nd fret, 3rd string. So, ganito lang ha. Wala mo na yung bassline. Okay? Open. Tapos, 4th string. So, ganun yan ha. So, yun yung pinaka-basic eh. Tapos, magsisika. So, bali yan. So, babalik ka dun sa baba. Sa second string. So, gawin natin ulit. Babagalan ko muna. Pagka ginagawa mo naman na medyo mabilis, hindi naman kailangan yung... So, pwede man naman tamaan yung ibang strings. Yun yung kinaganda ng itong ano na to, yung riff na to eh. So, hindi naman kailangan yung string lang na yun. So, kung matamaan mo yung katabing string niya, maganda pa rin yung tunog. So, kaya gusto ko yung itong version na to eh. Yung nakakapo.
Okay, saka kasi pag G chord, open eh, open yung string, so magkakadikit yung tunog ba, so hindi complicated. So, ayan, nandito eh. So yung pwedeng isang version doon is, ibabalik mo na sa mababa. Pwede rin gano'n, di ba? Okay. Yung una kasi kung tinuro is bumalik ka sa second string. Diba? Yung isa pwede mong ibalik dun sa third string na open. So last, ulitin ko itong normal speed. So yung baseline lang ng pababa. Ito lang. Sorry. So yung papraktisin nyo lang dun is yung itong kung nakikita nyo, ito yung ginagamit ko ng pang-ipit eh. Itong si ring finger. So yung next kong tuturo is si Sir John Tyrone, ano rin, nag-request na ituro yung strumming. So, hindi ko alam kung medyo katunog na yung sa Six Cycle Mind. Kasi yung sa The Teeth, alam naman natin, rock yun eh. So, yung strumming nun, di ba ganito? So, yun yung sa The Teeth na version. Pero yung kalmado, pwede natin gawing ganito. Strumming ko doon, yung unang bagsak ko lang halos yung pababa eh. Yung unang bagsak nung yung ano, yung 'di ba yung sa unang count ng chord, pababa yung stroke. Tapos pataas na. Strumming na pwede, tapos pagdating naman ng refrain, pwede pa rin naman ganun. Thank you.
Ayun guys, sana nakatulong. Kung may other request kayo, comment lang. And Sir John Tyron, maraming salamat sa ano, sa request po. So, appreciated 'yon. Kung may questions pa kayo, comment lang. I love you. So, ulitin, maraming salamat sa support. Ingat po guys, ingat.